And yes, tayo nga ay nagbabalik mga kaibigan. Dito na naman sa ating isa sa mga paborito na silip-silipin, balik-balikan na pabahay dito sa may actually General Trias na to, pero dikit pa to ng Imus, Cavite. Okay, so accessible kung saan mong gustong pumunta, lalong-lalo na dito, stone throw lang natin yung Calax. Yes, yun nga mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Lanelo Heights. Dito lamang po yan, malapit sa may LTO Imus, Cavite. Pero sa akto na po siya ng General Trias, Cavite, sa pagkito ay Pasong Kamatchile. Right? So kung mapapansin nyo, ito ho, yung tinuturo ko dyan, yan po yung pinaka-entrance niya, sobrang lapit lamang po. Dyan sa barangay road na yan, talagang walking na lang yung ating pong distansya dito sa may kalsadang yan. At dyan lang ho, sobrang lapit din lang, walking distance din lang po, ay yung pinaka-highway na po natin yan, yung Danghari Extension or tinatawag natin na Open Canal. So napakaganda ho ng lokasyon dito. At again, pwede namang lakarin, pero sobrang lapit din lang ng itatayong SM, General Trias. So yun, nabanggit ko na yung kagandahan ng place dito, especially yung accessibility niya, right? Sapagkat pag naitayo yung Calax na yan, Laguna, Cavite, Manila, napakadaling ikutin na lamang. Kahit ngayon nga eh, dahil sa ginagawa po yung highway dyan, diretso po yan papuntang Tansang. At isa pa sa maganda dito sa lugar na to is yung hospital, dyan lang itatayo din. Walking distance lang from the community. So ang ating palang community dito is napakaliit lamang. Alright? So abutan na muna nga yung dulo ng community na to. Ilang blocks lang to. So ngayon, punta naman tayo sa mga bahay na ino-offer natin dito. Alright, and there we go. So ito pong ating Chelsea unit. Okay, so ito yung pinakamaliit sa kanila, 66 square meter yung ating pong pinaka-lot area at 49 square meter yung ating pinaka-floor area. Maximize na maximize pa rin. Ginawan pa rin ng paraan ng developer na to na maging klase pa rin yung datingan ng ating bahay. Right, so meron po tayong parking area. Kahit yung van, pwede po dyan. Meron po tayong small space para sa garden kung gusto mo mag-garden dito. Di kaya maglagay ka na yung pinaka-terrace dito. Okay? At meron pa rin dito sa kabila. Magtanim ka ng mga halaman na gusto mo, namumulaklak, mga gulay. Pwedeng-pwede. At, ayan, may space ka pa dito sa likod. Okay? So gawin mo tong pinaka-service area, laundry area, it's up to you. Okay, so kahit na medyo maliit yung ating lot area, ginawa ng paraan na magkaroon ka pa rin ng pinaka-balcony mo. Diba? Tambay dyan, mag-usap kayo ng asawa mo, ng mahal mo sa buhay, yung sarili mo, kausapin mo dyan. Alam mo yun, magmuni-muni ka, about sa kagandahan ng buhay, perfect yan. Alright, so I think okay na tayo sa labas, let's get inside. So yun nga, pagpasok mo, ito agad yung hagdanan ho natin. So ang ating hagdanan, unahin na natin kasi dito na to. Okay, ito ho ay combination again ng semento, ng bakal, at ng kahoy, at saka may linoleum po tayo. Okay, so ito naman yung pinaka-ground floor natin. Naka-tiles na rin mo siya, pinturado na rin mo tayo, lababo na rin mo tayo na may cabinet. Right, saksakan dahil mga kaproblema napakarami. Ito pala ang breaker is nasa bandang may CR. At ang ating mga bintana dito is lahat sliding pa rin. Okay? Yan. At dito sa bandang to, meron din yung bintana, yung ito. Yan. Bintanang hindi nabubuksan. Sa may hagdanan ho, para yung natural na ilaw makakapasok pa rin. Okay? Saka elegante siyang tingnan, di ba? Okay, CR. So naka-tiles na rin po tayo dito, flush, at may shower na rin po tayo. Okay, so lababo. Yan, ay ganyan lababo lang, huwag na yung may ano sa baba. Kasi nakain ng space. Yan, okay na yan, ganyan. Okay, so. Okay, so may ilaw dito. Wala na. Akita tayo. Okay, so akita tayo. Let's go to the second floor. Second floor, so nakalinolium na rin po ito. Pag-akit po dito, may isang space dito na maliit. Ayan, mayroon na pong
Sliding window din dito. Ito na natin. Ayan. Para makapasok yung hangin. Tapos, room number one. Okay. Room number one, master's bedroom. Wala ho tayong CR dito sa taas. Okay. So, sliding window pa rin. Ito, pwede mo itong gawing cabinet eh. At ito yung pinto, access sa balcony. Oh, di ba? So, kwento-kwento pa rin. Drama-drama. And talking about the good things, the things to ano na to improve pa sa buhay. Okay din dito sa may balcony. Ito yung magiging view mo, parang ganyan. Ayan. Diba? Siyempre doon, iba yung view nyo doon. I mean, naka-elevate pa rin yung view nyo dito. Okay. So, ang bilis natin na ikot. Mga property dito. Ah, siya nga pala. Para sa gustong kumuha ng property dito, ayan, madiscuss ko lang. Banda ho dito, sa area na yan, yung may mga dumadami, mga flag-flag. Lusutin mo lang doon papuntang konti. Andun na ho yung pinaka-SM, doon ho itatayo. According sa map, sa Google Map, dyan po nakalagay yung SM General Trias. Tapos, yung mga napapansin mo doon sa dulo-dulo, ano na yan, bahagi na yan ng Imus. Yan, pag tumawid ka doon, ano na yan, malapit na tayo sa Imus. Kasi dito, LTO, Imus na rin yan, bandang dyan. Andyan yung LTO, Imus. Alright, sarado ko na. And kung nagustuhan mong itong pinaka-affordable na house and lot sa community na to, complete finish na ho, may car park, may balcony, well, contact mo na yung number na makikita mo sa screen o di kaya sa description. At ang price pala, ilalagay ko lamang po sa description kasi from time to time, nagbabago-bago ho yung presyo nito. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas. Alright, so contact mo na ang number na makikita mo sa screen o di kaya sa taong nung sir-sir nito para masimulan na natin yung ating pangarap na magkaroon ng tahanan. Minsan pa, Kuya Belta po muli na lagi nagsasabi, sana na ang bawat pamilya ay magkaroon ng tahanan na matatawag na kanila. God bless everyone. Peace. Well, I have a good news for you. May mga nakatira na ho dito sa community na to. At meron pa akong better news. Ano yun? Mayroon hong mga ready for occupancy na mga units dito sa community na to. Yung model na inikot natin, mayroon din ho tayo dito. Kaya ano pang ginagawa mo? I-reserve muna yung slot mo. Kompletuhin mo na yung requirements mo. Kompletuhin mo na yung down payment mo. At let's move sa bahay mo na nakapangalan sa'yo.